Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Nagbabalik muli si Dalidotik. Hello guys, magandang gabi sa ating lahat. Nagbabalik naman muli si Dalidotik. Ngayon po, meron po akong tutorial na may bigay para sa mga baguhan na mga electronics na gusto matuto kung paano mag-repair. Kasi po, mayroon po nag-chat sa akin kahapon nung isang araw. Ang sabi daw kung saan ba tayo mag troubleshooting kung ang kanyang lift channel ay malinaw ang tunog, malakas ang tunog, pero dito daw sa right channel ay mahina daw ang tunog. Yan po ang ating ituturo para meron silang alam, para meron silang guide kung paano mag-repair. Ang gagawin po natin guys ay tanggalin po natin dito yung kanyang wire na nakakabit dito. Ito po ang ating input sa main amplifier, sa L tsaka ground R. Halimbawa dito sa kanyang left channel ay malakas, dito mahina. Ang gawin po natin guys ay tanggalin po natin ito na wire. At dito po tayo mag audio test. Dapat naka-rinse po tayo sa DC, sa analog multisteer. Yan po guys, dapat naka 10 volts DC po tayo para sa audio test. Para malaman natin kung saan tayo mag troubleshooting, kung sa min amplifier ba or sa kanyang tone control. Ang gawin po natin guys, itong test probe sa negative ay hawakan po natin, ito ang positive na test probe sa kanyang dulo. Dito po natin isindot dito. Pag meron po dito na mahina ang tunog at dito ay malakas, ang ibig sabihin guys ay dito po ang kanyang may problema sa right channel. Pero kung pantay po dito, malakas ang kanyang tunog, ibig sabihin walang problema dito sa kanyang left and right channel. Kaya ang ibig sabihin doon po tayo mag troubleshooting sa tone control at preamp amplifier. Yan po ay isa lamang na basic. Pero bago po tayo mag audio test dito, or pwede rin na unahin mo ang audio test. At maganda guys na dapat mag voltage bias po tayo sa kanyang power output transistor dito po banda sa kanyang base at emitter. Dapat lahat po dyan ay normal ang kanyang voltage bias para maintindihan natin na walang problema at madali po natin maisip na dito po tayo nakafocus sa kanyang amplifier. Dahil po pag normal ang kanyang voltage bias sa kanyang power output transistor, ang ibig sabihin ay normal na ang kanyang main amplifier section. Pero may iba na kahit normal ang kanyang voltage bias ay mayroon pa rin problema dito. Ay halimbawa malakas ang kanyang tunog sa left channel at mahina ang tunog sa right channel. Kaya yan po ang aking tinuturo na ang gagawin po natin ay mag audio test po tayo gamit ang ating analog multitester naka rinse 10 DC. Dito po natin ipindot dito, or pwede rin dito. Pag mahina dito, dito ang problema. Pero kung pantay sila dalawa, ibig sabihin dito ay walang problema sa kanyang amplifier. Doon ka nakatutok sa tone control na may problema doon. Pero
check po natin ang kanyang pre-drive transistor at resistor, dapat wala siyang kalawang. Dahil po, pag may kalawang, palitan mo na yan ng bago. Dahil hindi po natin alam na yun pala ang may problema. Ano pa kaya ang aking ituro? Meron po na nagtatanong sa akin, meron nag-chat sa akin na sabi daw yung kanyang resistor dito, kung 1/4 watts, pwede ba palitan ng 1/2 watts? Pwede po yan palitan. Yun ang mas maganda, na yung 1/4 watts na resistor ay palitan mo ng mataas na wattage para matibay. Mas maganda yun, pwede yun. Tsaka ano pa, meron pa nag-chat sa akin na sabi daw na yung kanyang main drive transistor ay umiinit dito daw. Pag umiinit ang iyong main drive transistor, ang ibig sabihin, meron siyang over voltage. Dapat sukatan po natin dito yung kanyang sa collector, kung normal ba ang kanyang bias. Dapat pantay po lahat yun dito, transistor, para malaman natin na halimbawa dito hindi umiinit, dito yung pinakamainit. Yan po ay ating i-compare sa pag-voltage reading natin dito. Pag dito halimbawa 180 volts, aabot ng 200 volts, ibig sabihin may over voltage. Pag dito ay normal, dito mo siya i-compare. Hindi ibig sabihin na pag over voltage dito, ito lang ang sira. Ibig sabihin mayroon pang sira na pyesa. Dahil siguro mayroon mga shortage, mga leakage, yan po ang hahanapin para makasigurado. Pero ang iba, ang problema ay ito po ang problema niya pag umiinit. Pwede rin na itong main drive transistor, kung ikaw ay mag troubleshooting, kailangan tanggalin mo ito. Pwede lahat ay tanggalin mo, lahat ng mga main drive transistor, tanggalin mo yan, tanggalin mo, at tanggalin mo rin dito. At mag voltage bias ka dito, dapat pantay po siya. Kasi kung halimbawa dito, over voltage, kahit magpalit ka pa ng bago na transistor, magpalit ka pa ng bago na nagpalit ka ng 5 beses, masira din yun. Kasi ang problema dito guys, meron siyang over voltage. Dapat ang unahin po natin ay mag-normal muna ang kanyang bias voltage. Kung ano po yung dito, hindi siya mainit, dito ang mainit na hindi mo mahawakan, ay i-compare mo dito, dapat parehas po sila lahat. Pag normal na ang kanyang voltage dito, pag normal na lahat, doon mo pa bago ikabit ang pyesa. At hanggang hindi pa normal ay huwag mong ikabit, dahil po masisira din yun ulit. Okay guys, hanggang dito na lang po ang aking tutorial. Hindi ko lahatin ang pagtuturo, baka maubusan ako ng pagtuturo. Joke lang. Then guys, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Huwag kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Galidotech.